Okay. So ngayon, magbabawas tayo ng IRR chip natin at saka yung BA o Black Astrolopes para hindi sila maging siksikan. Kasi kadalasan, pag nagkakasiksikan, meron mga nayayakyakan, lalo-lalo na pagbago. Anyway, dito nila ito nilalagay yung mga bagong hatch. Kagaya nito, ito, kanina lang ito na hatch. Yan. Tapos, yung tatlo, kahapon, yung tatlong mga pabo. Kaya, ito yung shell nila. Yan. Apat na pabo yung hatch natin. O apat na sisiw ng pabo. So, nandiyan na sila. Since bago pa lang sila, sila yung iiwala natin. Ang ililipat lang natin, yung medyo mga malalakas ng sisiw ng Rhode Island Red. Yung may mga tatlong araw na halos. Anyway, ito yung collection natin ng itlog kanina. Yan. Ito yung may bumibili sa atin kasi nagustuhan nila yung itlog ng IRR. Tapos ito naman, yung medyo malalaki. Ito yung lalagyan natin ng date, tapos lalagyan natin sa incubator natin. Ang problema lang, puno na naman ang incubator natin. Kaya nito. Yan, puno na yan. Tapos, dito sa kabila, magkahalo na ito na ano. Magkahalo na na itlog ng Rhode Island Red at saka itlog ng pabo. Actually, nakalala lang sana talaga ito para sa pabo. Pero, tuloy-tuloy yung itlog ng Rhode Island Red natin. Kaya, no choice kundi pagpatong-patongin na natin muna pagsamantala. So, ginaganyan lang namin, pinagpapatong-patong namin. Since may mga date naman siya, kaya pag kami na bakante namin, napisa na mga, may nag-crack na mga 5 hanggang 10, tinatanggal na namin dyan, ipinapalit namin nila sa ibabaw dyan sa mga lay na yan, para nakahalay. Anyway, yun naman nagka-crack na, ginagawa namin, once na nag-crack na dito, ilalagay namin dito. Ito yung kauna-unahan naming tawag dito, incubator. 448 capacity siya. Yung nga lang, ayos na sana eh. Ewan ko lang sa mga incheck talaga. Pagka gumawa, hindi pa kinukumpleto eh. Ayos na sana. Pinalpak pa ng kaunti eh. Ngayon, hindi na nagkaroon yung kanyang roller. Hindi na naikot. Due to wiring defects. Kasi yung mga ginamit na wire, maliliit lang eh. Kaya ang ginagawa natin, pagka nagkaroon na ng crack, kagaya nito, yan, may crack na siya, ilalagay na lang, ito na lang ang gamit niya. Ginagawa na lang natin siyang hatchet. So dyan, halo-halo yan. Manok, itlog ng manok, tsaka itlog ng bambo. Kung mapapansin nyo, nakalagay siya sa mga malilipat na dito. Sinubukan lang namin, effective naman. So, ang purpose kung bakit namin nilagyan ng platito, para kahit gumalaw-galaw siya, pag ganyan-ganyan lang. So, hindi napunta sa ilalim yung crack na yon. Kasi, pagka pumupunta sa ilalim, nasosuffocate yung sisiw, kadalasan, hindi na nakakalabas. So, ito, yung mortality rate, medyo nabawasan nung ginawa namin yung discarte niya. At so far, maganda naman siya. So ngayon, ilipat natin yung medyo malalakas na. Hindi tayo ng medyo malalakas na. Sa tingin natin, kaya na nilang makipag-siksikan sa kapila. Ha? Init. Malit pa. Pag medyo malit pa, saka kailangan yung maliksi talaga. Tsaka malaki ang katawan. Para kayang-kaya makipagbalyahan doon. Okay, ang ito. Saka yung pagka nilagay mo pa lang yung kamay mo, ang lakas na ng talon, yung medyo may nagpapahuli na, ibig sabihin, malakas yun. Pwede na yun, panlaban na yun, malakas-lakas na yun. Ito, kahapon lang yan. Mas nauna pa itong mga ito, pero
medyo malaki ang katawan. Kaya sama na natin siya. So, ilan ang nabawas natin? Ayan lang yung medyo malalakas. So, natin. So, ito ang ilipat natin mamaya. At least, nabawasan kahit konti. Para hindi sila masyado magsiksika. Mamaya, papakita ko sa inyo yung paglilipat doon sa kabila. Doon sa ating tawag dito, brooding pen. Dati, meron kami brooding box. Tawag dito, yung malaking ano pa tawag dito sa box nyo? Yung malaking dura box nyo? Malaking dura box siya. I don't know kung dura box talaga ang tawag doon. Tapos, nilalagyan lang namin siya ng ilaw o ceramic na heater sa loob para doon siya mga one week hanggang 2 weeks. Okay din naman, kaso ang hirap i-maintain until natutunan namin yung gatong crate lang. Yan. Minsan, umaabot ng mga 20 pag ganyang kaliliit, kasya pa sa kanya. Tapos, pinagpapatong-patong lang namin. Ayun, medyo madali siya i-maintain. Hanggang sa nag-isip kami ng malaki-laki na pwede siyang makagala, tapos may init pa rin. And hindi namin alam kung tama ba yung tawag namin, yung tinawag na lang namin sa kanya. So, ito yung tinatawag naming brooding pen. Medyo malaki-laki siya. Tapos hindi na siya kulong na kulong kasi may mga hangin na pumapasok sa ilalim. Pero meron pa rin siyang heater. Isa nga lang. Pero enough na siya para kahit pa paano yung mga kagayang bago nito may matatakbuhan pagka medyo nilalamig. Kasi yung pagdidikit-dikit nila pagka lalo pagkagabi nagdidikit-dikit yung sila pag natutulog. Kagalasan, enough na siya para makapag-create sila ng heat galing sa mga katawan nila. So, yung pagdidikit-dikit nila, yun ay nagpapainit sa kanila. So, ngayon, maglilipat tayo. Kinuha natin ng kanina. 2, 4, 6, 7. Tapos mamaya, yung mga pabo, susubuan natin ng mga padalawa-dalawang butil ng ano tawag dito? Ng pamintang buo. Kasi napansin ko kanina, marami sa kanila parang pugto ang mata. Tsaka parang hindi malinis ang mata. Pagka medyo hindi malinis ang mata, tapos minsan pipikit-pikit, o kaya naman, lagi nakapikit yung isa, ibig sabihin nun, magkakasakit siya. Kaya hanggat maaari, hagapan nyo na, kagaya nito, dikit-dikit. Pagka lumala ang isa, maaaring mahahawa ang lahat. Kahapon, no choice, nagtapon na tayo ng isa kahit buhay pa. Kasi medyo malala na yung, hindi naman malala, lumalala na yung mata niya. So, no choice ako kundi itapo na. Hoping na hindi na siya makakahawa pa. Pero, the way you see it, parang may mga nahawa na. So, mamaya, ilalagay tayo ng, susubo tayo ng paminta. Anyway, itong inuman nila, yan, medyo dinagyan natin kanila ng Thymol na tablet para kung may magkakabulutong man. Kasi minsan yung ganong nasa mata na yun, kabugsong na rin yung pagkakaroon ng bulutong. Kaya naglagay tayo dito ng mga 4 na tablet ng Thymol. Ngayon, tunaw na siya. So sa maghapon, mainim nila yun. Walang nagturo kung yung ba dapat ang gawin. Naisip lang natin, since yung kadalasang cure o ginagamit pang cure dun sa bulutong, bakit hindi natin gamitin pang prevent sa pamagitan ng paghalo sa inumin. Nasubukan na naman namin siya before. Mukhang umi-epekto naman, kaya tinutuloy-tuloy lang namin. So yan ang ating mga tawag dito, week old hanggang 3 weeks old ng mga polk at saka sisiu ng Rhode Island Red at saka BA o Black Astrolog.